Hi guys, ako po si Jeffrey Perez and welcome to part 2 of my Essenza online business presentation. Sa video na ito, i-share naman po namin sa inyo ano ba ang Essenza Natural. Okay? The reason why we are creating this video is because we want to reach out to the people who cannot go to the office. Every day po sa office, we are conducting around 4 to 6 times same presentation po. Every time na may darating po kaming guest, i-table talk po namin yan. Kapag medyo marami yung guest, isa-seminar naman po namin yan. Okay? And also, we are conducting the office seminars every day, Monday to Saturday, 3 p.m. naman. No? Pero, since kami po ay mga onliner, paano naman po yung mga hindi makapunta sa office? No? Kapag hindi makapunta sa office, either we will go to your place and we will conduct an EBP or Essenza Business Presentation. Pero mas maganda naman kung meron din ganito, di ba? Para naman malaman nyo po first hand sa comfort of your homes na kung ano ba yung Essenza Natural. Okay? So without further ado, start na po tayo. I will be, the camera can only shoot mga 30 minutes, no? So this will be cut, no? And also, the video will last probably more than an hour. So if you are watching this, I highly suggest that you watch this video on your most convenient time kapag wala kang ginagawa, dahil medyo matagal po ito. Pero I promise you that this video is gonna be really worth it. Kasi hindi lang po siya sharing ng opportunity, this is also an education video para po malaman nyo kung ano ba talaga yung mga bagay na nakakasama sa ating katawan. Okay? Ang pag-uusapan po natin ngayon is more on usapang kalusugan, no? Or health and wellness. At the same time, paano po tayo makakaiwas sa sakit? Okay? So, ang pangalan po ng aming company ay Essenza Natural. Okay, just to give you an idea kung bakit po Essenza Natural, ang may-ari po ng kumpanya, kanyang expertise, yung mismong presidente po namin, ang kanyang expertise po ay may mag-extract ng essence ng halaman or yung katas ho ng halaman. In English, essence. Kaya po naging Essenza. Okay? Ang aming CEO po ay may sariling farm. Kanyang passion, yun nga, mag-extract po ng mga katas ng halaman. No? Actually, isa ho siya sa mga award-winning po na mga herbalist na kung saan siya ho ay nakakapag-extract ng halaman, nagagawa niya hong produkto. No? Just to give you an idea, isa ho siya sa mga chemist na nakapag-extract ng katas ng abaka para gawin pong fertilizer, no? Kaya po siya ay na-awardan, no? So yun ang kanyang passion. Pag napunta ho kayo sa farm niya, marami po doon mga pinapatuyong mga herbal, no? At ginagawa niya ho yung mga products natin, no? So kaya naman natural ang products ho ng Essenza Natural ay guaranteed na organic, non-toxic, all natural. Yan, kaya po, natural. Okay? Natural dahil isa po sa advocacy namin ay proud Pinoy. So, tayo po ay proud Pinoy. Kaya po, natural eh. Okay? So, ito na po siya. Ang aming CEO and President, si Ms. Jocelyn Alcasabas, or pwede natin siyang tawagin Ma'am Joy. Siya po ay isang US-trained chemist, derma products specialist, consultant ng multinational pharmaceutical companies, at naging employee po siya ng BFAD for 10 years, no? This is one thing that I would like to highlight, yung company profile po namin, dahil ito po ang isa sa mga strength ng Essenza Natural, no? Kung bakit napaka-importanting malaman mo muna kung ano ba dapat yung mga kinoconsider mo bago ka sumali ng isang kumpanya, no? So, sa networking world, si Ma'am Joy po ay isang product formulator. So, mamaya explain ko kung ano yung importance nun. Kasama niya po ang kanyang anak, si Mr. Jim Paulo Alcasabas, si Sir JP. Ito po ay isang mother and son tandem. Siya po ang aming CFO. Isa po rin siyang licensed chemist. Actually, pamilya ko sila ng mga chemist. Even the late husband of Ma'am Joy is also a chemist. Siya po ang head chemist ng Linxnia Medica, which is a manufacturing company owned by Ma'am Joy, Ma'am Jocelyn Alcasabas din.
and also a former Nestle Philippines employee, no? So yun po ang aming owner of the company. Okay. To elaborate more with the people behind the business, si Ma'am Jocelyn Alcasabas po, o si Ma'am Joy, siya po ay, bago siya magtayo ng Esensa, siya po ay may-ari din po ng isang manufacturing company, no? Or isang planta, no? Ang pangalan po ng kanyang company ay Links Nia Medica Incorporated. Siya po ay, yung Links Nia po ay isang cosmetics manufacturing company, manufacturing plant, no? Sila po ang gumagawa ng mga cosmetics po na binibenta po sa mga Pure Gold, sa mga SNR, sa mga Macro. Kung makikita nyo po yung mga hindi naman ganun kasikatan na, although sikat din, like wala lang po akong sample eh, but like yung mga products po nila, Robin Padilla, basta cosmetics, no? Sila po yung karaniwang gumagawa nun. Even po yung mga products ni Dr. Kalayan, if you know Dr. Kalayan, and other cosmetics products, usually po, yung Links Nia po ang nagmamanufacture nun. Yung mga, even yung mga famous products na hindi namin pwedeng banggitin, if you can go to the groceries, makikita nyo po sa likod ng mga packaging na yun, this is manufactured by Links Nia. No? So, hindi po sila nag, hindi lang po sila nag, po-produce ng products sa isang company lang, they are producing for a lot of companies. No? Ang tawag po dun ay toll manufacturer. Okay? So, ang Links Nia po ay nag-run na po yan ng almost 30 years. It's a very stable company. Actually, hindi po kailangan ni Ma'am Joy magtayo pa ng isang kumpanya. It's because napaka-stable na po ang kanilang company. No, 30 years na po yan. So, talagang hindi na po nila kailangan pang magtayo pa ng isang kumpanya. So, bakit po natayo ang Esensa Natural? Ang kwento po niyan, yung asawa po ni Ma'am Joy, mayroon pong sakit na cancer. Okay? So, meron naman silang pera kasi nga, businessman nga po sila. Sinubukan nilang paggamot po ang kanyang mister sa mga pinaka-high-tech na hospital po. Hindi lang po sa Pilipinas, even po abroad. No? But the thing is, although napapagaling po siya ng mga advanced chemotherapy and stem cell nutrition na yan, yung case po ng husband niya, bumabalik po yung cancer ng husband niya. No, alam naman natin ng cancer, may chance po yun na bumalik kahit po na ma-diagnose na heal na siya, no? Or na-cure na siya. So, na-frustrate po. Na-frustrate sila na parang na-realize sila na hindi po pala kayang bilhin ng pera ang buhay ng tao. Especially buhay na pinakamamahal niya. Mister niya po yun, eh. No? So, nagkaroon po sila ng parang desire to actually find an alternative medicine. No? So, sila po ay mga chemist, talagang ni-research po nila kung ano ba yung pwedeng alternative medicine. So, na-discover po nila yung mga usual po na super fruits ng Pilipinas, like yung mga guyabano, mangosteen. But yung nag-complete ng formulation nila is na-discover nila yung buamera fruit na pwede pala siyang makagamot ng cancer. No? So, yun po yung nag-complete na kanilang formulation. But the thing is, medyo natagalan po yung pag-research nila nung iniinom na po ng mister ni Ma'am Joy yung formulation nila na wala pa actually pangalan noon. Hindi na rin ho umabot dahil nagkaroon na rin ho ng multiple failures sa kanyang mga organs. So, namatay din po. No? So, imbest na parang ma-frustrate sila, no? Na-inspire pa ho sila Ma'am Joy na sabi niya, grabe naman, kung tayo nga na may pera, hindi natin maisalba yung pinakamamahal natin. Paano kaya yung mga mahihirap? Paano kung ang mahirap ay nagkaroon ng cancer? Paano kung ang mahirap nagkaroon ng kidney failure, kailangan i-dialysis? Wala na silang chance. Kung yung may mga pera nga hindi pa nga nila naisasalba, paano pa kaya yung mga mahihirap? So nagkaroon po sila ng desire na magtayo ng isang company na kung saan makakatulong po sa mga ordinaryong tao, especially po yung mga mahihirap na tao na hindi po maka-afford ng mga mamahaling pong mga treatments, no?
So yun po ang kwento, ba't po nasimulan ng Esensa Natural. To be, if you can meet Ma'am Joy, mararamdaman mo sa kanya na ang esensa po ay pinayaw lamang niya for an advocacy. No? Yun po ang ating i-elaborate. Later, ano ba yung advocacy ng company na from the owner, ipinasa po from generations of members niya, na yun po ang aming isinasabuhay. No? Isa po yan sa siguro na probably hindi ko alam ng maraming nanonood ngayon. No? Marami po sa esensa na medyo malaki na po yung kinikita, pero hindi pa rin talaga naiintindihan o hindi pa nila alam kung ano yung advocacy talaga ng company. No? So yun po ang gusto kong i-elaborate sa video nito. Okay? Ang company ho ng Esensa Natural ay one total company. Ibig sabihin, ang Esensa Natural po ay meron po silang sariling farm. Ang farm po namin ay located sa Mayliavac, Quezon. Nakapunta na ho kami dyan. Napakalawak po na farm at napakarami hong mga herbals doon. No? Meron din po silang sariling manufacturing plant. Ibig sabihin niya, from the farm, diretso po sa manufacturing plant, sila na ho ang nagpo-formulate, sila na ho ang nagpa-powderize, naghuhulma, and at the same time, pati ho yung packaging, yung mga designs, yung mga raw materials yan, yung mga bote, yung mga boxes, sila na rin po. At even po yung marketing, yung ultimo po yung website, sila na rin po ang may-ari. No? That's one of the reason bakit po ang mga produkto ng Esensa Natural ay napakamura. It's because wala na po silang binabayaran pang mga third parties or mga consignment or mga kung ano-ano pang mga ibang companies para po makapagtayo ng isang kumpanya. Yan ang gusto kong i-share sa inyo. Yan ang isa sa mga strength ng Esensa Natural. Alam nyo sa industriya ng networking, kami ho, hindi namin tinitago. Ang esensa po ay multi-level marketing or network marketing. Sa panahon ho ngayon, kahit sino ho, pwede na magtayo ng networking. No? So gusto ko lang i-share, no, saglit lang ito, ano ba yung kailangan mong i-consider bago ka sumali ng isang networking company? Alam nyo, sa panahon ngayon, napakadali lang magtayo ng networking company. Pero ano ba yung mga kailangan mo bago ka magtayo ng networking company? No? Number one, kung gusto mo magtayo ng networking company, kailangan mo ng tinatawag na product formulator. Halimbawa, ikaw, magtatayo ka ng networking company. Ano bang gusto mong product? Gusto mo ng kape? Gusto mo ng juice? Gusto mo ng mga pampapute? Gusto mo ng pampapaya? Gusto mo ng mga pabango? Gusto mo ng mga food cart? Kailangan mo ng product formulator or product yung mag-iisip or yung magpo-provide ng produkto mo, ng mga raw materials mo. No? Product formulator at the same time, yung science behind yung product na gusto mong gawin. No? Ang esensa po, ang mismong product formulator, nasa kanila na po, isa sa mga pinaka-strength ng esensa, si Ma'am Jocelyn Alcasabas, at ang kanilang vice president si Mr. Louis Ocampo. Power pack po yan talaga na product formulators. Okay? Number two, may product ka na. Ano ang kailangan mo next? Kailangan mo ng manufacturing plant. Itong manufacturing plant na ito, ito naman ang magbabalot ng naisip kong produkto. Magpa-powderize, magpuhulma, magpa-product, maglalagay sa mga bote, sa mga boxes, sa mga pouches, sa mga sachet. Kailangan mo ng manufacturing plant doon. Alam nyo, ang bayad sa product formulator, million. No? Million na kailangan mong ibayad dyan kasi kailangan niyang isipin kung anong mga ingredients na kailangan itong paghalu-haluin. Diba? Pag manufacturing plant naman, million na naman ang babayaran mo dyan. Bakit? Katayo ka ng networking company, hindi pwedeng itatry mo muna 10 bote lang. 10 box lang. Hindi ko. Magko-consign ka ng napakalaking volume para ho makamura ka. That's another million, no, kapag kayo ay tumayab sa isang manufacturing company. Then lastly, meron ka ng product na box na, na bote na, huli po, kailangan mo ho ng database. Ibig sabihin yan, kailangan mo ho ng website. Doon mo sa website na yan, ano bang gusto mong ways to earn? Gusto mo ba ng binary, gusto mo ba ng matrix, gusto mo ba ng unilevel, gusto mo ba exit, diba?
Ang website po, hindi lang po naman basta-basta yan ina-apply sa internet. Ang website po ng isang networking company, million din po ang halaga. Okay? So, bago pa man din makapagsimula yung company, million na ang nilabas po ng investor. Kaya po, ang gagawin niyan, bago pa man din makapagsimula ang isang networking company, kailangan na lang bumawi sa mga nilabas niya. Now, that's why the products are needed to be priced very high. Diba? Papansin mo yung mga kape ng ibang mga company, yung is the same quantity, no? Yung isang box ng coffee, nasa 800 to 1,000 pesos, 1,200 yung kape. Dito sa Esensa, maniwala kayo, yung kape namin ay 150 per box. No? So, ang layo ng price difference is because lahat po ng pinagdaanan niyan sa kanila na. Wala na silang kailangan pang bayaran. Ibig sabihin, wala ng product formulator na kumita sa kanila, wala ng manufacturing plant, wala na rin website na kumita kasi sa kanila na lahat. That's one of the strengths of the company. Kaya po ang camp, ang Esensa, napaka-stable. It's because lahat po niyan, one total company. Alam nyo, ang networking company na one total company na nagtatagal sa industriya ngayon, bihirang-bihira. One of a good example is DXN. No, I'm trying to give an example by naming company names, no? Pero this for the sake of example lang, no? DXN, tagal na niya. Pero dyan pa rin siya kasi nga one total company siya. Yung mga marami pa, no? Pero ayoko na magbanggit ng mga names ng company. But this is one of the greatest strength of the company. They have all of this. Okay? So next. Ito yung mga makikita nyo sa farm. Located po yan sa may. That's 70 hectares of land. No? Makikita nyo yan sa Liavac, Real, Quezon. Okay? Makikita nyo yung mga iba't iba. Meron kami mga abaka, avocado. Yan, mga orchids, passion fruit, ilang-ilang. At marami pa pong iba't ibang mga herbs, herbal. Doon po sa farm ng Esensa. Pag ikaw po, nagseryoso ka sa Esensa at na-promote ka bilang leader, pupunta rin po ikaw dyan. Ako po, nakapunta na po ako dyan. At napakagandang place. Okay, so, ito naman po ang aming mga legal documents. Yan, meron kaming mga SEC, BFAD, and BIR. No? You can download the file doon po sa internet if you like. Pero that's one thing because ang Esensa po ay isa po sa mga pinaka original business model po ng isang net multi-level marketing or direct selling company. And ito po ang mga original, which is we're really selling a tangible product. No? Then may mga awards din na po ang company. And like for example, Best Health Herbal Juice Drink. Ayan, ito po. Yan po yung tumanggap po ng ano, ang aming Vice President, si Mr. Louis Ocampo. Okay. Ito po, Seal of Product Quality. Okay. Kung mapapansin niyo, nandiyan kasama na po ako sa tumanggap ng award na ito. Ito po ang aming General Manager at aming Vice President. Ito po ako. Okay, so yan. Salita po sa aming Vice President sa isang napakalaking award-giving body, no? Yun. So, ngayon, ang pag-usapan naman natin yung mga products ng Esensa Natural. Ang Esensa Natural po, hindi lang po siya more on health. No? Like, nakikita nyo po sa Facebook, ang Esensa po, hindi lang po buwamiraming sa product. Marami po kaming products, meron po kaming for health, meron kaming beauty and personal care, household products, agricultural na rin. No? So, napaka wide variety of products. Ayan. So, before I go to the products, ito po yung sinasabi ko sa inyo na gusto ko kong i-elaborate sa inyo. Ito po yung advocacy ng Esensa Natural na the advocacy came from the owner, Ms. Jocelyn Alcasabas,
na pinasa po sa mga pioneers ng Esensya Natural. Also, just to give you an idea, ang Esensya Natural po ay 5 years na nagra-run, no? Nung sumali po ako ng Esensya, 5 years na po sila. So, medyo matagal na ho, no, bago pa ho ako nakasali, no? So, ito ho yung advocacy ng company na pinapasa ko from the pioneers sa mga naging members niya up to generation hanggang po umabot sa amin. Okay? And to be honest with you guys, dito po ako na-attach, no? Dito talaga ako na-build up, nagbago lahat ng pananaw ko sa industriya nito dahil sa advocacy na to. Okay? So, first advocacy ko namin, promote organic way of living. Okay? Number one advocacy is to promote organic way of living, live healthy, live organic. Pag sinabing organic way of living, ano ho bang unang pumapasok sa isipan nyo? Ano ba, sinabi sa'yo, mamumuhay ka ng organic. When you hear the word organic, anong unang pumapasok sa isipan mo? So, siguro, pause mo, no? Isipin mo, ano kung pumapasok, no? So, karaniwan ho, ng tinatanong ho namin, no? Pag sinabi daw mong organic, karaniwan na sagot, ha? Walang chemicals. No? Mga fresh fruits and vegetables, no? Karaniwan ho na mindset ng tao, pag sinabing organic, eh more on eating healthy or more on the inside. Tama? Diba? Pag sinabing organic, more on sa healthy living and walang chemicals. But, when you say organic way of living, hindi lang po siya more on the inside. Even on the outside po, pwedeng pag-usapan ng organic way of living. Yeah. Nakikita ko ba? Yun. Pwede palang i-zoom. Yan. Lahat ho ba tayo gumagamit ng shampoo everyday? Yes. Body lotion. Perfume. Nagpapabango po ba tayo everyday? Yes. Hand sanitizer. Conditioner. Deodorant. Moisturizer. Yan. Ito po. Everyday ho ba ginagamit natin yung mga yan? Yan ang mga beauty products na tinatawag, no? Maakala natin, ginagamit ho natin yan everyday para ho gumanda ang ating katawan, luminis ang ating katawan. But hindi natin alam lahat ho ng ginagamit natin ngayon. Lahat ho yan ay chemical-based. Ibig sabihin ng chemical-based, gawa ho sa laboratorio, lahat ho chemical based ko lahat ng ingredients niya. Let's say for example, yung shampoo nakalagay dyan. Ang number of chemicals po ng shampoo ay 15. Meron siyang sodium lauryl sulfate, may mga propylene glycol, no? Puro chemical po yan, no? Lotion has 32 chemicals, no? Meron dyan mga methyl parabens, no, yung mga parabens. Ha? Perfume. Everyday nagpapabango ho tayo, 'di ba? Number of chemicals 250 chemicals. Imagine mo, napakaraming hong chemicals diyan. Araw-araw natin ginagamit 'yan sa mga natin ini-spray ang pabango. Sa pulso, dito sa may leeg, dito sa may puso. Imagine mo, everyday na ginagamit ho natin 'yan. Ang chemical-based food pala yan, nakakasama po yan sa katawan, no? So, yan ho ang one of the reason why naitayo ang Esensya Natural is to promote organic way of living is because yung mga chemical po na nakikita ho natin sa mga usual na ginagamit natin, yan ho ay nakakasama sa katawan at nagiging cause po ng sakit. Like for example, ng cancer, ng skin cancer, ng damaged sperm, yung mga nagkakaroon ho ng mga abnormal sa kanilang sperm, hindi magkaanak, or kapag nagkaanak ko, nagkaroon ko ng mga problems, no, akala natin, hereditary, or minamana, hindi ho. Dahil ho sa ginagamit natin araw-araw na beauty products, pero punong-puno ho ng chemicals. So, number one advocacy po ng company, meron, ang esensya po, lahat po nang nabanggit dyan na products, meron silang alternative products, pero walang chemicals, organic.
no? Ang kailangan nyo lang gawin, magpapalit lang kayo ng brand, ng products na from chemical-based to organic-based, no? So, yung mga shampoo, yung mga lotion, meron kami yung products na organic po. Para ho, kung mapapansin nyo, ang buhay ng tao ngayon ay medyo umiikli na, paikli ng paikli. Bakit? Napapansin nyo ba dahil lang mo sa pollution yun? Dahil ba sa pagkain lang natin? Hindi ho. Isang hong reason bakit ito paikli ng paikli is because lahat na lang ng ginagamit natin araw-araw, chemical-based. Diba? Toothbrush, mouthwash, diba? I mean, toothpaste, diba? From shampoo, diba? Araw-araw from the facial wash, diba? Lahat po yan chemical-based. Alam nyo, sabi ko ng BFAD, ang isang produkto, like for example, shampoo, meron yan chemical content na safe. Kaya nga po siya na-approve ng BFAD is because, sabi niya, safe yung chemical content. So, wala akong debate doon. But the problem is, multiple source na ho ang ginagamit natin. Sabi nila, ang isang typical na babae, gumagamit po yan ng 14 na beauty products. From deodorant to everything, no? Ang lalaki po, gumagamit po yan ng at least 8 po na chemical-based everyday products. Imagine mo, multiple source na ho yan ng products na nakakasama ho sa katawan. Kaya nga ho, kung tatanungin ho natin na, ano ho bang mas maraming may UTI ngayon? Kababaihan noon o kababaihan ngayon? Diba ngayon? Diba? Sa panahon ho ngayon, nagkaka-UTI kahit po mga kabataan, kahit mga elementary, kahit nga baby daw may kaka-UTI. Imagine mo, paano kasi bata pa lang, chemical-based na yung pinapagamit, yung mga pang-shampoo, yung mga panghugas, di ba? And at the same time, naipapasa po ang chemicals ng mother sa kanyang anak. Kaya po may tinatawag tayo newborn screening, di ba? Newborn screening. Hindi lang po chinecheck kung abnormal ba or merong abnormality ang baby. Chinecheck din po yung chemical na naipasa po ng nanay sa anak. So imagine mo, kakapanganak pa lang, may chemicals na po na numbers dun po sa baby. So that's one good reason that we need to change our beauty products, yung mga sabon po natin, no? That's number one advocacy, di ba? So, promote organic way of living, no? Kailangan mo lang, alam nyo, malalim ang aming understanding ho dito. We need to go back to nature, di ba? We need to go back to nature kasi lahat po yan, man-made na eh. Si God po pre-provide niya ho lahat na kailangan ng tao through nature. Diba? So we just need to go back to nature para ho gumanda ang ating katawan at makaiwas ho tayo sa sakit. Okay? That's number one advocacy. Number two advocacy po is earth-friendly products. Diba? Earth-friendly products. Sabi ko sa inyo, ang essence ho, hindi lang kami more on health, hindi lang kami more on beauty products. Meron din po kaming mga household and agricultural products, no? Meron kaming powder detergent. Tanong ko lang po ha, ano ho ba ang inyong panlaba na powder? Di ba? Meron kaming dishwashing liquid. Ito, wala kasi akong kausap na, pero usually pag ako po ay nagsiseminar, pag sinabi ko, ano ba ang inyong powder detergent? So, sasagot po yan, Tide, Surf, Ariel, di ba? Kung ano-ano, di ba? Pero pag sinabi ko kung ano ang inyong dishwashing liquid, ano ang inyong panghugas ng pinggan, sabay-sabay po yan, Joy! Di ba? Pag sinabing Fabcon, ano ang inyong mga Fabcon? Downy, di ba? Kaya kung sinabi ko namin, tayo po ay guilty that we are living on chemical lifestyle. No? Tayo po ay guilty on living on chemical lifestyle. Lahat po ng ginagamit natin, ultimo yung panlinis natin, panghugas ng pinggan, panglaba, at pampalambot ng mga labahin. Lahat po yan chemical-based. No? Number two advocacy is earth-friendly products. Ako po mismo, nakita ko po ang kaibahan ng mga ito. No? Sa amin po kasi dito lang, no? Yung labahan po namin, may kanal yan. Dati po yung kanal namin, yung tuluan ng tubig, puro lumot yun. Puro lumot.
may mga ipis pa nga, may mga insekto pa doon. Nung nagpalit po ako ng panlaba, ito kong lemon-based na organic na powder detergent ng Essensa, yung kanal po namin, akala ko winalis. No? Winalis, oh, parang luminis po yung mga lumot na ano. At the same time, yung mga ipis na wala na rin. No? So, na-research po namin pala kasi ang lumot is a parang, ano yan, ayaw niya ng organic. Pati yung mga ipis, ayaw niya ng organic. Kaya po, nawa-wash out po yan. No? So, that's one of the reason, one of the advocacy, na kami po dito sa Essensa, hindi lang kami nag-share ng opportunity, we're also sharing an advocacy. Meron kaming pinaglalaban. No? So, we don't actually need to hard sell people. Nasali ka na, hindi ho. You need just to try our products, change your products from chemical-based to organic-based, at okay na ho ang aming mission. No? Imaginin mo kung lahat ng mako-convince namin buong mundo or buong Pilipinas na lang, no? Makapagpalit ng panlaba, ng ganyan, hindi ba tayo makakatulong sa earth nun? No? Sabi ng World Health Organization, we need to save the planet or else. Sabi ng World Health Organization, 100 years from now, hindi na ho pwedeng tirahan ng earth. No? Marami ho yan. You can Google it. You can search it on YouTube. Like for example, yung ating mga facial wash, meron yung tinatawag na microbeads. The microbeads, if you're familiar, yung mga facial wash natin, may mga microbeads yan. Yung microbeads na yan, kapag napunta sa wastewater po yan, nakakain po yan ng mga isda, hindi po nadadigest nila yun at namamatay po sila. No? So, yun na kailangan natin, isa sa mga, kung walang gagawa po ng advocacy na ganito, 100 years from now, hindi na po pwedeng tirahan ng earth. So, sabihin nyo, 100 years from now, patay na tayo nun. Pero for the next generation, gagawin po natin to kung talagang tayo po ay may care sa ating mundong ginagalawan. Okay? That second advocacy, earth-friendly. Third advocacy is proud Pinoy. No? Tangkilikin ang produktong sariling atin. Ang Essensa Natural po ay 100% Filipino-owned company. From the products are all Filipino-owned sa farm, then manufactured by Filipino-owned, and marketed by Filipino people. No? So imagine mo, ang goal po ng Essensa ay kung dati ho, nag-grocery ka sa Pure Gold or sa SM, ngayon ho, sa Essensa ka na mag-grocery. No? Kompleto ho kami ng products, meron kami for health, may mga kape kami, may mga shampoo, sabon, etc. Mamaya explain ko po lahat. No? Kung dati nag-grocery ka sa mall, ngayon, dito na, sa Essensa Natural. But, kagandaan ho dyan, organic ho lahat ng products. At the same time, we are patronizing Filipino-made products. Imagine mo kung lahat po ng Pilipino ang kinatangkilik po ay produktong Pinoy. Hindi ba aangat ang ekonomiya ng Pilipinas? Pagka ganun, aangat po. Diba? Ang problema po kasi sa atin, ano ba problema sa atin? Ano ba kinatangkilik natin? Imported. Okay? So there's nothing wrong. Why not? Why not we patronize our own product? Kawawa naman yung mga farmers natin, yung mga manufacturers natin, kailangan pa mag-angkat sa ibang bansa. Kung yung sariling kababayan niya eh, hindi tinatangkilik ang sariling produkto. So this is our third advocacy, proud Pinoy. Number four advocacy is promote entrepreneurship. No? Promote entrepreneurship. Okay? So dito sa Essensa Natural, natutulungan po namin ng ordinaryong tao. Ordinaryong tao katulad mo, katulad ko. Pwede ka po dito mag-start ng isang negosyo sa napakaliit na kapital. Kagandahan mo dito, hindi ka po namin hahanapan ng resume, ng work experience, at hindi ko namin titignan mula ulo hanggang paa kung ikaw ba ay pwede rito. Kahit sino po dito, ordinaryong tao, nakapag-aral o hindi, guwapo hindi, kahit pa ho physically impaired, pwede ka po dito. Sa napakaliit na halaga, pwede ka mag-start ng napakagandang negosyo na may advocacy. At the same time, pwede kang makatulong sa may sakit. At the same time, pwede kang mabago ang buhay mo sa negosyong ito. No?
hindi lang ho siya more of business, pero we are fighting for an advocacy and we are helping people get well with their sickness. No? Hindi ba napakasarap mag-start ng isang negosyo na nakakatulong ka sa kapwa mo? At the same time, nakakatulong ka sa earth. At the same time, nakakatulong ka sa ekonomiya ng bansa. At the same time, yung mga tao pa matutulungan mo mag-start ng negosyo. That is one of the reason why we are very passionate in doing this business. Why I am creating this video is because we want to reach more people, fight for the advocacy, and fight for the sickness. Diba? So that's the advocacy na gusto ko sa inyong i-share. Okay? So ngayon, dumako naman po tayo sa mismong produkto ko ng Essensa Natural. No? Ito ko sa health. Meron kaming kape. Ayan. Mamaya ko, iisa-isahin ko yan. Meron kaming dalawang klase ng kape. Ito ko ang aming flagship products, ang Guamera Mix. So mamaya, elaborate ko po yan. Ito ko ang pangalawa sa pinakamabenta namin, Red Mint. Ito po ay isang organic pain reliever. Meron kaming pure Guamera capsules. Meron kaming grape seed oil extract. Pero lahat po yan, organic, non-toxic, all natural. Okay? Yan. Ngayon, pag-uusapan naman natin, ano ba ang Guamera? Dito ko ang pag-uusapan natin, yung Guamera fruit. Okay? Kung makikita nyo po dyan, i-zoom ko lang po ng konti. Ang Guamera po na fruit ay discovered ng isang Japanese chemist. Ang pangalan po niya ay Dr. Nishigaki. Ayan. Na-discover niya po ang Guamera fruit. Ito po ang hawak niya ngayon. Yan po mismo yung Guamera fruit. Okay? Ang laki po niyan para usang giant carrot. Okay? Ang Guamera fruit po ay magtatagpuan sa Papua New Guinea, Indonesia. Okay, kung makikita niyo po yung mga tao dyan, mga indigent po yung mga tao dyan. Nung na-discover po yun ni Dr. Nishigaki, nagpunta siya ng Papua New Guinea, yung mga tao, ang nakanggad, ang lalakas, ang lalaki ng katawan, saka yung walang nagkakasakit. It's because napakarami palang Guamera doon. No? And at the same time, yung research po niya ay nagpatunay na ultimo ho yung mismong presidente ng Indonesia ho na pagaling ng cancer ng fruit na yan. Kaya ho, yan ho ay napakagaling na fruit. You can actually search it in Google. Hindi lang ho, sikat na ho sa Japan yan, sikat na ho sa Indonesia yan. But the thing is, si Dr. Nishigaki po ay isang chemist. Si yung may-ari po ng Essensa Natural ay isang chemist. Magkaibigan po sila ni Dr. Nishigaki. Now, this is what separates us from the copycats. No? Yung may-ari ho namin ang nakakapagkita lang kay Dr. Nishigaki ang mismong nakadiscover po ng Guamera fruit. Okay? That's one thing that you need to keep in mind. Na yung exclusivity po ng pag-share ng Guamera po na kay Ma'am Joy. Yan. So, ang Essensa Natural po ang unang nagdala ng Guamera fruit po dito sa Pilipinas. At ginawa niya ho yan, hinalo niya ho yan sa mga super fruits po ng Pilipinas. Okay? So, ang Guamera po is classified as a panacea or universal cure from Papua. Guamera means, yung mera means red, and then yung fruit means, yung buwa means fruit. Buwa, fruit, mera, red. So, red fruit. Okay? Yan. So, yan po ang aming Guamera fruit. Yan, kung makikita nyo po yung ito po yung sa Papua New Guinea na po, no? Minibenta po yan na parang mangga. Kumbaga sa Pilipinas, ang pinaka maraming prutas ay mangga. Sa kanila po yung Guamera. Yan, kung makikita nyo. Ang kinukuha ko kasi ng chemist is yung oil. Ginagawa ko siyang oil. Yung Guamera fruit. Ayan, minamasa ko yan. Ayan, kung makikita nyo yung mga itsura ng mga tao doon, talagang mga indigent, mga tribal, talagang, saka kung mapapansin mo, para silang mga warriors. No, ang lalakas, buka silang ang lalakas. Kasi nga, kinakain nila yung Guamera fruit.
sword. Yan. Ngayon, ang ginawa ko ng Esensa Natural, kinumbine niya ho yan sa mga local super fruits ho natin. Okay? Ang tawag po namin dyan ay the synergy of 6 supernatural antioxidants. No? Pinaghalo-halo po yan. Yung buwamera ho, hinalo ho sa mga super fruits. Kung kayo po ay familiar sa mangosteen, di ba? Nandikman nyo na ho buwang mangosteen. Barley, moringa, ano ho ba ang moringa? Malunggay, di ba? And then, meron tayong guyabano and wheatgrass. Now, so, when you say synergy, dito ko pumapasok yung expertise ng may-ari. Na hindi lang ko, basta-basta siya nagtapon na kung ano-ano ng products dyan. Sinabing synergy, dyan po yung science behind. The research po nila, no? Yung research nila, yun yung science. Ibig sabihin na synergy, kapag lagyan mo pa ng isa pang ingredients yan, like for example, lagyan mo sila ng saging, hindi na ho siya synergy. Baka ho hindi na siya maging ganun ka-effective kapag nagdagdagan pa ho. So, yan ang one of the secret po ng Esensa Natural, yung synergy po na ginawa ho ng may-ari ng Esensa. Okay? Ang buwamera mix naman po, hindi naman po siya magic na pag ininom mo, gagaling ka. Meron pa po siyang medical studies. Ang buwamera mix po contains beta-cryptoxanthin, which is the highest form of beta-carotene. If you talk about beta-carotene, ito po yung nakakagaling ng cancer. At the same time, nakukuha po yan sa carrots, yung mga ganyan. Pero yung nasa buwamera po is beta-cryptoxanthin. So you can search it sa Google. Siya po ang highest form ng beta-carotene. Ang ginagawa po ng buwamera mix sa katawan natin, binuboost po niya ang inyong white blood cells. Okay? Ang white blood cells ho ng katawan natin, eh, yan ho ang nagpapa-regenerate or nagre-repair ng ating katawan. Sabi nga ho sa studies, ang katawan ho natin ay may capability to heal any kind of sickness through nutrition. Okay? So for example, halimbawa, meron ho kaming case na uminom ho siya ng, ano ho siya, cancer patient ho siya. Nung uminom siya ng buwamera mix, no? After a few minutes, nakatulog siya agad. Ibig sabihin nun, na-enhance ko yung white blood cells. Kasi ho, kapag ang tao ho may malubhang sakit, hindi makatulog. Pansin ninyo, kapag kayo po ay nasa ospital, minsan, o kaya ikaw nilalagnat ng grabe, di ba, hindi ka makatulog. Kasi nga, mababa ang iyong white blood cells. Pero, alam nyo, ang tao, kapag nag-heal, ang tao nag-heal lang po siya pag tulog. So that's one good reason sa mga ho nagtitake ho ng buwamera mix ngayon. Kapag nagbuwamera po, inaantok at nakakatulog. And that's why we don't recommend na ito ho inumin habang nagdadrive. It's because nakakaantok talaga siya. Especially if you need to heal. Pag puwet ka or ano, talagang patutulogin ka ng buwamera. Okay? So yun po yung aming flagship products, which is yung buwamera mix. Okay? Ang buwamera mix po ay nakakatulong makapagpagaling. So we need to take note of the word. Ang buwamera mix po ay hindi ho gamot. Ito po ay food supplement. Ang term po talaga dito ay nakakatulong siyang magpagaling. We cannot say na ang buwamera mix po ay nagagamot yung mga gantong sakit. Hindi ho. Nakakatulong lang ho sa paggaling. Okay? So ito po yung mga sakit na usually na natutulungan ho ng buwamera mix, yung heart attack, stroke, breast cancer, myoma, dengue, goiter, diabetes, kidney stone, asthma, arthritis, cancer, constipation, and other degenerative diseases. Halos lahat ho ng mga degenerative diseases, kaya ho niyang matulungan mapagaling. No? Ang kagandahan ho dito sa Esensa Natural, yung mga trainers namin sa office, sila po ay mga naturopath doctors or naturopath practitioners. Ibig sabihin nung naturopath, sila po yung mga nag-aaral ho sa mga natural remedy. Ibig sabihin, yan eh, kapag nilagnat sila or sinipon sila, hindi sila umiinom ng mga synthetic na mga gamot. Sila po ay kung ano-ano lang pinapahit sa akin, ano, inaamoy-amoy lang nila o nagtitik-tik lang, umiinom lang ho ng mga herbal. No? Kasi ho dito sa Esensa Natural, in case po kayo po ay magiging member, tayo po ay magpo-promote ng
alternative medicine. Diba? So, bawa ikaw, ordinaryong tao, wala ka naman kaalam-alam, you can undergo training sa mga naturopath trainers namin. No? Kasi mag-i-endorso ka ng, ano eh, ng alternative medicine. Eh. Like, for example, nagpo-promote ka ng Buamira, yung nag-i-inquire sa iyo, eh, meron siyang myoma. Ang tinuturo po sa amin kung ano po yung mga exit points ng mga sakit. No? Ang myoma po, ang exit point po niyan ay sa menstruation. No? So, karaniwan ho, kapag uminom ka ng Buamira mix, minsan, lumalakas yung pagdudugo. No? Kahit matanda na, dinudugo pa ulit. Kasi because nilalabas ho ng katawan natin yung waste ng myoma. Meron ho kami ditong case, dalawang timba ng dugo ang nilabas niya. No? 6 years niyang myoma na ilabas niya nung uminom siya ng Buamira mix. No? So talagang grabe ho yun. Ang daming dugo. Kailangan niya nang idalin sa ospital para yung dugo ay mabawi niya. No? Meron kaming picture nun. Ngayon lang ho, nung dumating, yung dati hong babae na yun na maitim, may siyang buhok, ngayon po, eh, gumanda na yung itsura niya. Kasi nalabas niya yung waste eh. Di ba? For example lang, ang nag-i-inquire sa'yo, merong kidney stones. Ang kidney stones po, ang exit point po niyan sa ihi. No? Ako po ay isang testimonial na nung uminom po ako ng Buamira mix, umihi po ako ng mga stones. No? Which is hindi ko alam na meron akong kidney stones. Diba? Yun ang mahirap kasi sa atin mga Pilipino. No? Karaniwan po talaga sa atin, takot tayo magpa-check up. Tama? Diba? Takot tayo magpa-check up. It's because takot nating malaman kung anong meron tayong sakit. Diba? Ito pa nga malupit eh. Nung hindi ka pa sinu-check up, ang lakas-lakas mo. Eh, sumasakit tiyan mo, sumasakit batok mo. Laging sinasabi sa'yo ng magulang mo o ng asawa mo, magpa-check up ka na. Ang laging mo sagot, eh, wala to. Puyat lang to. Diba? Lakas-lakas ko eh. Diba? Hanggang sa lumala yung sakit, finally, na-convince ka magpa-check up. No, nung nagpa-check up ka, nung nalaman mo may sakit ka, dati, nung hindi ka na-check up, ang lakas-lakas mo pa. Pero nung na-check up ka na, bigla ka nang, doon ka na nagsimulang manghina nung nalaman mo may sakit ka. Minsan, ang tawag ko doon, sakit sa bursitis. Tawag na yung bursitis. Hindi ka actually nanghina dahil sa sakit. Dahil nalaman mo may gastos na naman, doon ka nagsimulang nanghina. No? So, yun doon yung karaniwan naming kwentuhan sa seminar. No? Hindi ka nanghina sa sakit eh. Nanghina ka doon sa alam mo kasi may paparating na napakalaking gastusan na naman. That's one of the reason bakit tayo takot magpa-check up. So, ako po, no? Nung ako po, ang lakas-lakas ko, nagpa-basketball ako, ang bata ko pa, pero nung uminom ko po ng Buamira mix, lumabas ho yung kidney stones ko. No? Mahapdi ho yung pag-ihi ko. Pero nung nailabas ko na yan, alam nyo, dati mabilis sumakit ang batok ko pag kumakain ako ng mga matataba. Ngayon, no, medyo nawala. So, Buamira mix is not just used para po mag-treat ng mga sakit. Pero it's also used for detoxification of your body sa mga hindi mo alam na sakit. Inumin mo ang Buamira mix para hindi pa lumalala yung sakit na yan, may flush mo na kagad. I am one of a testimony dyan, kaya po ako ay very passionate na mag-share po nito. And then one of the reason din po, kaya ako talaga gigil na gigil mag-share nito is because napagaling niya yung nanay ko. No? Yung nanay ko, multiple sickness na ho yan. Meron mo siyang osteoarthritis, may rheuma, may mga, kung ano-ano, hindi na ho siya halos makalakad kasi nga ho, yung mga buto-buto niya, masasakit. Pero nung nag-Buamira mix po siya, awa ng Diyos, napagaling ho yung ng nanay ko. Ngayon ho, dati hindi na ako makatayo yan, hindi na makabuhat. Ngayon ho, nagzuzumba na. Diba? Hindi ba napakasarap na gawin tong negosyo na to? Na kung mismo ikaw, nalinis ka, pati nanay mo napagaling. Diba? So, yan po ay ako, kami po. At actually, karaniwan lahat po halos ng member ng Essensa, meron hong testimonial sa produkto. So, we are sharing this opportunity not for you to just start the business. Gusto mo, i-try mo lang yung product namin. No, and then you can say for yourself kung ano naging effect sa katawan mo. Okay? Yan. So, for example, ang
yung client ay meron siyang bukol. Bukol sa leeg, bukol sa suso, mga ganyan. Minsan ay lalabas ho yan. Alam nyo yung exit point ng bukol? Sa vomit, no? O minsan sa pagsinga, no? So, yun po. Kapag kayo po ay naging distributor ng esensa, kayo po ay pwede mag-training ng mga ganito ho para ho alam nyo yung mga isasagot. Ayan. Ito ho yung mga testimonials ho, ng usual testimonials ho. Yan, si Rudy Morales, nilabas niya ho yung kidney stones niya, ang laki ho. Yan ho. Ito ho si Miss, si Nanay Pasita Rumares, 71 years old. Ngayon ho, 76 years old na ho siya. Alam niyo, sabi ho ng mga kamag-anak niya, eh, dati ho siyang bedridden. Pero ngayon po, eh, grabe, maniwala ho kayo. Nagbo-ballroom na ho yan si nanay. At the same time, nag-i-speaker pa yan sa office. Hanggang ngayon, nasa office yan. Karaniwan ho ng mga members ng Essensa Natural, eh, mga, ang tawag ho namin, thunders. Sila ho yung mga napagaling ng produkto ng Essensa. Kaya nung pumasok po ako sa Essensa, isa ho ko sa mga pinakabata na sumali. Kaya nung nandun po ako sa opisina, lahat sila medyo may edad na, no? Si Ma'am Patricia Vermas, natunaw ang kanyang gallstone. Si Ma'am Josie ho, dalawang bukol sa paa na wala na. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo kanina na 8 years pala niyang myoma, gumaling na. Yan, si Ma'am Christy Haong. Alam nyo, na-meet namin kanina yan. Kanina lang. Sa office. Yung itsura niya na yan, iba na ho ang itsura niya ngayon. Napakaganda na ho niya. Maputi na siya. Parang very healthy yung itsura. No? Ikaw ba naman may 8 years kang mayoma? Talagang hindi magaganda ang itsura mo. Yan, ito ho si Ma'am Chona. 20 days niya ng bukol sa breast. Nang wala ho. 20 days lang na pag-inom ng Boameramix na wala ho ang kanyang bukol sa breast. Yan. Ito si Ma'am Rodolfo na wala ang kanyang prostate. Sa mga mayroong prostate problem ho dyan. Yan. Ito po yung may mga diabetes. Ito ho siya, meron na siyang diabetes. Si Colonel Augusto Sagun, diabetic na, may bone cancer pa, hindi na makatayo. Manlalago ng mga mata. Yan. Pero sa tulong ng Boameramix, normal na ang blood sugar level ko, nakakalakad at malakas na ako. Ito ang mga testimonials ng Boameramix. Yan ho, ito ho ako. Yan, lumabas sa ihi ko after 5 days. 5 days drinking Boameramix. Pakitakip-takip lang, iniinom ko lang yan. Lumabas ho yung mga bato-bato. No? Nung iinom ko ho yan, actually, nabigyan lang ako ng Boameramix kasi may kaibigan ho ako. Yung upline ko ngayon, pinatry lang niya ho yung ano sa akin. Nung inulong ko ho yan, pangatlong araw sabi ko, bro, hindi ba panis yung naibigay mo sa akin? Sakit ang tiyan ko. Sumakit talaga yung tiyan ko, no? And then the other day, pag umiihi ako, humihinto na. So sabi niya, tuloy-tuloy mo lang pag inom. So yun, nung talaga ang hirap umihi, nung parang may buhangin na lumalabas, sinala ko siya. Yan, sinala ko siya. May mga nakuha po ako talaga ng mga stones. No? Ito ho, si Colonel Jun Aki. Yan. Apat na bote ng Boameramix lang ho. Nailabas niya yung kidney stone. Kung yung sa akin ho kanina, butil-butil lang, isa lang, mga konti-konti lang. Ito ho, ganito ho kalaki. Yan ho. Yan, nakikita niyo ba? Ganyan kalalaki yung mga bato na inilabas niya ho sa kanyang ari. No? So sabi niya, million na ho ang ginastos niya sa shockwave para i-shockwave yung mga kidney stones na yan. Hindi ho lumalabas. Pero apat na bote ng Boameramix na naglabasa niya, napakalalaki na yan. Hindi ko ma-imagine kung gano'ng kasakit yan kapag kaininom. Eh, pag nilabas ng iyong ano. Kasi sa ari ng lalaki lumalabas yan. Nag-ihi. Sa ihi lang lalabas yan. Walang ibang lalabasan niya. Lumabas ko yan. Yan. Ito ho ay meron ho siyang prostate at colon cancer. Yan, nakitaan ng bukol sa kanyang anus.
at sa pag-inom ng buwamin na mix na wala ang bukol ng kanyang anus na muling itong tingnan ng doktor noong September 15. Nakapitong bote lang siya ng buwamin na naghihintay na lang ng further observation para mabalik muli ang kanyang bituka sa ayos. Ito ho siya dati, oh. Meron ho siya dito, parang ganyan. Yan. Then ito na ho siya ngayon. Nakaka-upo na ho siya at medyo pagaling na ho siya. No? Yan. Ito naman ho, meron siyang ovarian cyst. No? Para-ovarian cyst. Yan. So, may mga yung mga testimonials ko namin, hindi lang ho yung pictures, may mga videos po yan. Panoorin nyo ho. Yung mga picture na yan, sila ho mismo may mga video testimonials din ho yan. At the same time, mayroon ho silang mga medical diagnosis. Mga, yan, mga ganyan, mga x-ray, mga ultrasound. Pinapakita ho talaga na wala. Na ultimo doktor ho, eh, takantaka kung ano bang operasyon ang ginawa niya, no? Ito ho, eh, kababata ko ho ito, si Jeffrey Tornito, katukayo ko pa. Kababata ko na, katukayo ko po. Naging normal na maintain niya ho yung kanyang diabetes. Yung kanyang blood sugar. Ang diabetes kasi ho ay hindi ho gumagaling. Pero na-maintain ho, no? So, hindi na ho siya nag-insulin, hindi na ho siya nagme-maintenance, buwamera mix lang po ang iniinom niya, no? Every day, as in gumanda na ho ang kanyang pakiramdam. Sabi niya sa akin talaga, gumagapang daw sa sakit ito si Jeff, no? Pero dahil sa buwamera mix yan, may mga ano ho siya, may mga diagnostics po yan. Okay, so pag-usapan naman natin itong aming Red Mint Cream, which is pangalawa ho sa pinakamabenta namin or flagship products namin. Ito po ay Organic Pain Reliever. Okay? Sabi ho ng BFAD, sabi ng ano, no? Bawat isang bahay daw sa Pilipinas, merong pain reliever doon. No? So, kayo ho, ano ho bang pain reliever ang ginagamit nyo sa bahay? Diba, masakit yung mga batok mo, yung mga frozen shoulders mo. Ano bang pain reliever ang ginagamit ho natin? No? So, karaniwan na sagot po, Omega, mga Paulinamid, Salumpas, kung ano-ano, no? Kung ano-anong mga pain reliever. No? So, karaniwan ho sa mga pain reliever na yan, meron ho silang tinatawag na Camphor saka Metal Salicylate. No? So, which is, yun po ay isa sa mga pinaka-dangerous na chemicals na ginagamit ho sa mga cosmetics, no? Actually, yung camphor po is ginagamit ho yan sa, isa ho yan sa ingredients ng pulbura. Pulbura, no? And actually, banned na ho yan sa Amerika. Pero dito ho sa Pilipinas, ginagamit pa din, no? So, ngayon ho, meron kami dito Organic Pain Reliever. Wala ho siyang camphor. At wala ho siyang metal salicylate. All organic ho siya, no? Para ho siya sa mga sa mga muscle pain, arthritis, headache, shoulder pain, back pain, migraine, even ho sa massage, no? Pinaka-favorite ko to sa massage. Ang sarap ho talaga nito, no? So, kung titignan natin ang ingredients ho ng red mint, tinan mo, ha? Buwamera oil, andiroba oil, virgin coconut oil, capsicum. Capsicum is siling labuyo, no? Yung pula. Tea tree oil, eucalyptus oil, olive oil, puro oil, no? And then meron siyang turmeric. Imaginin mo, lahat ho yan, organic. Kahit anong chemicals, wala ho yan. Kaya ayun yung kagandahan mo dito sa mga products ng Essensa Natural. All organic ho yan. Non-toxic and all natural. Yan. Ang ginagawa ho ng red mint o yung pain reliever ho natin, kaya ho yung mga buto-buto natin, no? Kaya ho yan nagkakaroon tayo ng frozen shoulders is because nagkukulang ho tayo sa langis. Langis ng buto, no? O yung tinatawag ho natin synovial fluid. So, ang ginagawa ho ng red mint, usually ho kasi yung mga traditional nating mga pain reliever, ang ginagawa lang ho niyan, pinapainit lang ho niya yung affected area. No, halimbawa, masakit yung dito mo, pinapainit lang yan para yung brain mo mag-focus sa heat, mawala ho yung pain. Pero dito ho sa
red mint, ang ginagawa ho niyan, pag pinahid mo, pinaglalangis niya naturally yung iyong buto. Pinagpuproduce niya ho ng synovial fluid. Kaya ho nawawala yung sakit. Kaya ho dito sa aming pain reliever, hindi lang ho siya temporary solution, healing effect ho siya. No? Meron nga ho ako dito na seminar, no? Nag-seminar po ako minsan. Nagpaikot po kami ng red mint. Yung isa ho doon na nagpahit, ano daw ho siya, call center agent. No? Meron daw siyang frozen shoulder na kapag tuwing inaangat niya yan, pag nagbibihis, inaangat niya ho yung kamay, masakit. May frozen shoulder siya. Nung nagpahid, pinahid niya ho sa kanyang balikat, then after ho ng seminar, talaga ho naitaas na niya. Sabi niya, wow, no, grabe, wala na sakit. So yun yung kagandaan ho dito. Napakabilis ng effect, at the same time, healing effect ho siya. No? So yan ho ang nagagawa ng isang organic product. Kaya ho yan, isa sa mga pinakamabenta ho namin. And then meron ho kaming Ona Coffee. Yan. Ang tawag ho namin dito ay healing coffee. Siya ho ay isang organic coffee. Meron ho siyang buamera, at the same time meron siyang ganoderma. Kung alam niyo ho yung ganoderma, isa ho yan miracle herb din, no? So ang buamera ho, nakaka-prevent ho yan at nakakatulong magpagaling ng cancer, tumor, stroke, high blood, osteoporosis, helps boost immune system, pinagsama pa ho ng ganoderma pa, which is also an anti-cancer herb. No? Kaya ang tawag ho namin dito is healing coffee. No? Antiviral, antibacterial, liver protecting effects. Napakaganda ho nitong kape na to. Organic coffee. No? Meron lang siyang setback na ito hong kape na to eh, hindi ho siya nakagising. Nakakaantok pa ho siya. No? So, hindi siya recommended pag ikaw eh magdadrive sa gabi. Kasi like I've said before, kapag ang katawan ho natin eh naghihealing, papatulugin ka ho ng inyong katawan. Kaya hindi siya nakakagising. Mas nakakaantok pa siya. So, mas masarap kong inumin ito bago matulog. No? So, meron kaming kape na nakakaantok. No? Meron naman kami, ito yung normal na kape namin na nakakagising. Na yung 8-in-1 coffee namin. Yan. Kung alam nyo yung mga James Coffee, di ba may 4-in-1, 6-in-1, 7-in-1. Kami po, 8-in-1. Yan po siyang agaricus mushroom, acai berry, nakakapayat ho. So kung yung Ona Coffee po ay healing coffee, ito naman ay slimming coffee and detox. Na detox. Goto Cola, nakaka-sharp ng mind. Moringa olifera, malunggay, and spirulina. Para ho ito sa mga may high blood, constipation, diabetes, may cancer, asthma, arthritis, hepatitis, obesity, anemia, migraine, insomnia, prostate problem, weak body, poor memory. Ito ho, isa ho ako sa testimonial din ito dahil ako ho ay merong migraine at the same time may insomnia ho. So, ito iniinom po. At the same time, napakaganda ho ito na pang slimming. No? So, kung ikaw ay napakain, napasubo ka sa isang talagang buffet na lechon, mga puro taba, magkape ka lang dito, mag-neutralize na yung fats. No? And ito nga, pag may migraine din, yan, iniinom po namin yan. Ang kagandahan mo pa sa mga kape namin, ito po ay organic coffee. Alam nyo, nag-survey kami ng mga security guards and mga call center agents. Alam nyo ho ba na ang mga security guards at call center agents nakaka 5 to 8 sachets of instant coffee sila per day? 5 to 8 sachets of instant coffee. Alam nyo yun, yung tinitimpla lang 3-in-1, di ba? Instant coffee araw-araw. Alam nyo, ang tao kasi, ang Pilipino, minsan parang hindi ka na makatrabaho nang walang kape. Parang halimbawa sa umaga, hindi ka nagkape, parang feeling mo ang bigat ng katawan mo the whole day. Diba? So, ang mindset natin, we need caffeine para maging productive tayo. Kaya ako nauso yung mga kape dyan, saka yung mga Starbucks, mga ganyan. Pero hindi nyo alam kung gano'ng katindi ang
ang sugar content nun, at the same time yung caffeine, caffeine ho nun. Sugar, kasi ang ginagamit ko usually sa mga instant coffee is refined sugar, which is very dangerous ho pagka long term na ginagamit, saka napakapagka maramihan ho ang paggamit, no? So kagandahan ho dito, pwede kang mag-switch from the instant na talagang nakakasama sa katawan, pero pwede naman organic na nakakagaling pa. And that's our coffee, Healing and Slimming Coffee, Ona and Herb Central. Yan, meron kaming pampaputi na organic. Yan, Gen Y. Kung sa panahon ngayon, napakarami yung chemical-based na pampaputi. No, meron mga Glutadrip, yung mga na hindi mo alam talaga kung, although, hindi naman ko naman sinasabi na pangit yun, pero mas maganda ko kasi yung organic. Yan. Meron siyang glutathione, marine collagen, and acerola. Meron naman din kami yung organic na pampapaya. No? Yan. Body contour capsules, burn fat naturally, at tinabuhang ingredients, green coffee beans, Garcinia Cambogia, white kidney bean. Talagang all organic po siya. Lahat po eh, katas ng mga halaman. So, dito po sa aming mga slimming, hindi po siya lose weight without exercise. Dito po, kapag nag-take ka niyan, mas pagpapawisan ka, so you need to exercise. Mas maganda po mag-lose weight na alam mong nilalabas mo yung toxins. Compared sa mga lose weight without exercise, saan napupunta yung toxins nun? Yung saan napupunta yung fats nun? Tinatay mo nung tinatay. Baka masama ho yun. Ito ho, you need to exercise more. Yan. Meron naman din po kami for beauty products. Meron kami mga foam wash, meron kami serum, facial wash, facial toner, day cream, night cream, yan nga, Gen Y, body contour, meron kaming hydrogel, and moisturizing cream. Pero lahat po yan, organic. Diba? Sabi nga na ho namin, papalitan nyo lang ho yung mga ginagamit nyo everyday, ng chemical based to organic based. Yan, meron kami for personal use, may mga sabon kami, antibacterial, body contouring, moisturizing, whitening. Meron kaming hand sanitizer. Deodorant na organic. If you can research, alam nyo, napakarami hong nagkakaroon ng cancer sa deodorant. Yan. Pero ito ho, all organic. Feminine wash, yan ho ang sinasabi ho natin na ano ho bang mas maraming may UTI noon. Kababaihan noon, kababaihan ngayon. Diba? Mas maraming may UTI ngayon. Bakit noong unang panahon? Ano mas maraming may myoma? Kababaihan noon, kababaihan ngayon. Diba ngayon, kahit mga socialera, mga mayayaman, nagkakamayoma. Alam nyo, sabi ng lola ko, nung unang panahon, pag may myoma ka, para kang sinumpang babae. Paano ka naman magkakaroon ng myoma? Eh, wala naman chemicals noon. No? So, sabi ng lola ko kasi, nung unang panahon, hindi uso ang UTI, saka ang mga myoma na yan. Kasi paano ba maghugas daw noon? Sabi niyang lola ko, ha, this is just a for demonstration. Ganun lang daw sila namumog, tapos yun na yun. Di ba? So hindi. Kumbaga, doon walang UTI, walang myoma. It's because organic sila lahat noon. Wala mga feminine wash noon, wala mga shampoo noon. Organic sila. No, that's why yung mga panahon noon, ang haba ng buhay, umaabot ng 100 plus. Ngayon, hanggang 70, hanggang 80 na lang is because of these chemicals. No? So that's why we want to promote organic way of living para ho ma-lessen ho yung mga sickness na yan. Meron kaming mga pulbo, talcum powder. Para sa mga anak nyo ho, na gusto pawisin, di ba? Alam niyo ho, mayroong scandal ngayon ng Johnson & Johnson, di ba? So, you need to understand, you need to be aware sa mga information na lahat naman yan nakikita sa internet. No? So, it's really wise to switch to organic. Meron kaming pabango na organic,
shampoo or conditioner, and lotion organic. Ayan. Isa ko to sa mga pinaka-favorite ko. Phytostem facial foam wash and serum. Ayan. Dati ho kasi, ang aking facial wash is yung tinatawag nilang 8-in-1. No, 8-in-1. Hindi ko nababanggitin yung brand. No? So, sa nagustuhan kong pumogi, meron akong salicylic acid, sulfuric acid, kung ano-ano mga acid, 8 acid para lang pumogi yung mga warts mo, sinusunog yung mga yan, yung mga pimples mo. Pero hindi mo alam, the more the 8-in-1, 10-in-1, the more the chemicals. So dito ho, ito na ho yung ating facial wash. Tignan mo ang ingredients. Grapes and orange. Hindi ho ba napakasarap na maghihilamos ka? Ang hinihilamos mo ay ubas sa orange. Hindi ho ba napakagandang switch nun na from chemical-based 8-in-1 grapes and orange? Diba? Testimonial ako niyan. Joke lang. Yan, meron kami mga sabon. Ito ho, isa sa mga pinakamabenta ho namin. Antibacterial soap. Tea tree oil, salendula oil, avocado extract. Kailan mo naman ho ang ingredients ho talagang katas ng halaman. Diba? Napakaganda ho ng aming sabon. Naka-triple compress ho yan. Matagal matunaw. Sobrang bula. Yan. No? At the same time, ito ho ang antibacterial soap namin. Galing po yan ng mga pimples, no? Kung ikaw ko may pimples, iyan mo lang yan. At the same time, pwede rin ho, nakaka-cure din ho ito ng body odor. Diba? Diba nung unang panahon, sabi nila, pag gusto mong mawala yung anghit mo, no, magpahid ka ng kalamansi, kuya tawas, diba? So dito ho, pwede ho siyang makagaling. Hindi lang ho siya nasusuppress, no, yung mga deodorant ko kasi saka yung mga antiperspirant. 24 hours lang po yun. Ito ho, nagagaling ho yung anghit. Ibababad nyo lang ho yung anti-bac soap sa katawan. Pati yung nga ho, Almoranas eh. Nagagamot din ho niya. May testimonial ho kami. Siyempre, pag nagpupo ka, maghugas ka, yan ang gamit mo, nakakatulong ho siya. Yan, body contouring soap. Natural fat burner. Sabon na nakakapayat. Coffee granules, seaweed extract, wheat germ oil. Moisturizing. Pearl extract, olive oil, wheat germ oil. Naman, purong organic ho yan. And then whitening, meron tayong vitamin A, C, and E, oatmeal, and berberine. Ayan, meron po kami mga shampoo and conditioner. Kung gusto nyo tingnan ko ngayon, pumunta ko kayo sa inyong CR ngayon. Tingnan nyo ang inyong shampoo at conditioner na meron po yan mga parabens, mineral oil, petrolatum, at sodium lauryl sulfate. You can go to your, ano ngayon. Kaya kung mapapansin nyo yung mga mamahaling mga baby products ngayon, nakalagay doon, no parabens, no petrolatum. Kasi alam nila na masama yun. Eh, paano na lang yung mga mumurahin na panghugas, di ba? Tingnan mo ang ingredients ng aming shampoo. Honey, ginger oil, grapefruit oil. Diba? Conditioner, virgin coconut oil, aloe vera, lime oil. Hindi ba napakasarap po ng switch na yan? Na ang lalagay mo ho, ito napakaganda ho nito. Nakakatubo ho ng buhok, nakakawala ng balakubak, saka ng mga lisa. Yan ho, ganyan ho kaganda ang organic. Medyo hindi lang ho siya magbula. Kasi organic eh. Organic ho siya. Yung shampoo, hindi ganun kabula. Although mabula siya, pero hindi siya yung foamy. Na parang palmolive talagang bulang-bula. No? Sabi nga ako ng may-ari, alam mo, pwede ko yan pabulain. Konting chemicals lang yan. Bubula ng todo yan. Pero since tapat po siya sa kanyang advocacy na pure organic po, hindi niya ko nilagyan ng chemical para po bumula. Okay? Meron kaming mga affirmative. Cologne ay pabango. Yan. Wala siyang nakalagay. Non-toxic, no methanol, essential oils, and alkaline oils. And then, kagandahan mo dyan, meron kaming mga
imitation. Okay? I mean, kasing bango rin po siya ng Victoria's Secret, ng mga Chanel, DKNY, Burberry, Hugo Boss, yan. Banana Republic, Tommy Girl, Lacoste, Hugo Boss, Bulgari, nice. Yan ho. Kagandahan ho dyan eh, organic ho siya. Diba? Kagandahan nga dyan ho sa aming pabango ho ah. Ito ho, may mga testimonials ho kami na kapag nahihilo ka, parang white flower, amuin mo lang ho. Meron pa ho nga ngayon eh, masakit yung ngipin niya. Pwede daw kong ispray yung ano, lagay sa affected area. Yung pabango ha, yung pabango. No? So, napakaganda. May mga benefit talaga ho ang organic. Imbes na everyday sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pabango ka ng pabango na puro chemicals. Switch ka na sa organic. Ayan, explain ko kanina, household and agricultural. Meron kaming panlaba, dishwashing, popcorn, at meron din po kaming fertilizer. Ayan, yung fertilizer ko namin, pure, go pure organic. Ayan po, yan yung sinasabi kong award-winning na si Ma'am Joy lang po yung nakapag-extract ng essence ng abaka para gawing fertilizer. Okay? Yan. Ito po ang aming fertilizer. Sa mga nagtatanim po dyan, may mga farm. Ang aming fertilizer po ay organic fertilizer. Kagandahan mo dyan eh, all-in-one na po siya. Meron na po siyang soil conditioner, meron siyang foliar fertilizer, at the same time meron siyang pesticide, pest repellent, pero natural pest repellent, and then may growth enhancer na rin po siya. Nung kinagkaroon po ng contest sa probinsya noon, ang kalaban niya organic, and then siya organic, mas marami po siyang na-produce na kabans of rice, no? So, yun ang kagandahan mo dito. At the same time, konting isang kutsara lang o dalawang kutsara lang po yan, isang buong sprayer na po ang pwede yung gamitin na fertilizer. At the same time, all-in-one na. Hindi na yung iba-iba pa. At the same time, organic pa. Okay? So, yun po ang kabuuan ng esensya natural. Ano bang esensya natural? And then, like I've said, sa part 1 ng video, doon ko naman in-explain kung paano tayo pwedeng paano natin pagkakitaan, no? Nagustuhan nyo ba yung mga products ng Essensya Natural at the same time yung advocacy ng company? Diba? Now, gusto nyo ho bang magsimula ng negosyo sa maliit na kapital? No? All you need to do is to watch the part 1 of this video. Yung link po naka-locate po sa description ng post na ito. So you just need to click the link na yun, then nadalin po kayo dun sa pag-i-explain ko po na paano tayo sasali at kikita sa Essensya Natural. Okay? So, thank you very much for watching this video. Kailangan nyo hong gawin next kapag kayo po ay interesado, please contact the person who shared to you this video. Okay? Yung nag-share po ng video na to, contactin nyo na po. So, yun po. Thank you very much. Ako po si Jeffrey Perez again. Isa po ako sa mga acting leaders and speaker ng company. So, thank you for watching this video.